Bakit ba nagkakaroon ng congenital heart disease ang isang bata? Paano ito maaagapan? Ating alamin sa pamamagitan ng ating guest specialist. Congenital heart disease is an ailment of children who are born with a defect in the heart. So it means to say, nung nasa sinapupunan pa lang or nasa loob pa ng mommy, there is a abnormal development of the heart, either abnormal development or there is an arrest or of the development of the heart. Ang pinaka-common ay yung mga sinasabi nating butas sa puso. 4 chambers ang heart, 2 sa taas, 2 sa baba. So between the right and the left, may pader dapat sila. So pag yung pader sa taas, may butas, so yun yung atrial septal defect. Kung yung butas naman sa baba ng heart, so ventricular septal defect. Yung sinabi kong atrial septal defect at saka ventricular septal defect, yun yung hindi nangingitim. Pero sa nangingitim naman, yung pinaka-common is the tetralogy of Fallot or TOF. Kung ang magulang ay may congenital heart disease or may kapatid na may congenital heart disease, the following child or the sibling has an increasing rate na magkaroon din siya ng congenital heart disease. Minsan, ang mga sanhi is exposure to different disease. Magsisigarilyo, iinom. Usually, pag pinanganak yung mga bata, hindi masyadong nag-iiba ang kulay nila. Pero pagdating ng 2 to 3 months old, so nag-uumpisa na yung simptomas ng bata. Imbis na maganda, mabilis tumaas ang timbang nila, mabagal na or hindi na nag-gain ng weight. Dalas nila na inuubo, nag-pneumonia. Sa mga tetralogy of Fallot naman, yung mga nangingitim, so depende sa severity ng pangingitim nila. Yung kasikipan ng daloy ng dugo papunta sa baga. Pag sobrang sikip, few days pa lang after birth, nangingitim na sila. May mga defect na kailangan namin operahan agad. Yung catheter pinapasok sa malaking ugat sa singit hanggang sa heart kung saan yung defect. Tapos may dinedeploy or may nire-release na pangsara. Sa ibang bansa, pati mga valves, pwede na nilang i-deploy through the singit. Very important na before pregnancy or pre-conception pa lang, magpa-check up na yung nanay. Dapat hindi siya magsisigarilyo, iinom, kasi lahat yan, it adds risk to the child to develop a congenital heart disease.